Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update. Ito po yung pag-uusapan natin yung mga post ngayon ni Mengay sa kanyang IG, mga kaaldab. Matutuwa ka rito, may mga pahiwatig siya, mga kaaldab, na kumbaga may isa, may dalawa, depende na lang po sa pang-uunawa ninyo, mga kaaldab. Ito po yung post niya sa kanyang IG, na kung saan, mga kaaldab, tignan niyo po yung kamay, hindi po ba, na kumbaga lalaking-lalaki nga po, sabi ng mga true-blooded Aldab Nation, pero yung iba, nagko-komento. Depende naman po kasi yan sa pananaw at paniniwala ninyo, at sa mga tao pong naandun po mismo sa lugar ng event. May hindi naman po lahat doon, mga kaaldab, nakikisimpatya sa Armin. Sabi ko nga po sa inyo, meron din doon true blooded Aldab Nation na talagang masasabi natin na ano lang siya, kumbaga silent lang siya. Hindi niya sinasabi pero gustong-gusto niya yung mga nagaganap sa dalawa, mga kaaldab. Patunay lang 'yan o ebidensya lang po at resibo, mga kaaldab, na kumbaga maging kampante at maging matatag lang po tayo sa hamon na mga ito. Marami po kasing komento at kumakalat sa social media. Ako, mga kaaldab, personal lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko po pinipilit yung mga taong ayaw maniwala. Kumbaga, kanya-kanya po tayong opinion at kanya-kanya po tayong reaksyon. Di po ba? Kasi yung titignan nyo, kamay daw po ni Richard Volkerson yon. At ito naman po daw yung kamay ni Arsio. Nakakatawa, di po ba? Ito ha, maraming magre-react nito. Siyempre, mga Armin, mga talagang galit na galit sa Aldab Nation, kung ano-ano yung sinasabi, na keso sa sampulan nga po raw yung Aldab Nation, kapag ka naupo na si Congressman Spotted at bibigyan niya daw po ng sample o magbibigay nga po daw siya ng batas para masampulan itong nagpapakalat ng fake news. Nakakatuwa po kasi yung sinabi po nila, maraming tinamaan eh. Maraming mga sarswela yung nasaktan, di po ba? Kaya natatawa na lang po ako, pero syempre, kumbaga wala po ako sa posisyon eh para pilitin po sila o yung tipong sabihin sa kanila yung katotohanan na mas kapanipaniwala pa rin po yung mga ganitong video na totoo kaysa naman po sa mga post nila na any edit lang. Ramdam nyo naman po yun, di po ba? Na kapag maraming nagbibigay ng update, hindi mo alam kung sino yung paniniwalaan mo at kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Di po ba? Lalo na po dun sa kumakalat na daladala po ni Mengay na bag. Ah, daladala. Daladala ni Richard Polkerson na bag, mga kaaldab. Ito po yung kasama nun, mga kaaldab. Yung barong. Pero syempre, mga kaaldab, yung barong po na dala ni Congressman Spotted at yung dala ng barong ni Richard Polkerson ay magkaiba. Di po ba? Kaya doon pa lang panalo na po tayo eh. Di po ba? Yung bit-bit ni Tisoy na bag para kay Mengay. Pero syempre, wala eh. Kumbaga, hindi naman po nila alam kung nasan si Tisoy ngayon. Ganyan po ka galing mag-ninja moves. Real talk to, mga kaaldab. Isipin nyo na lang ha. Biglang sumulpot si Richard Polkerson sa 8 Bulaga. Pero wala po siyang segment doon na pinuntahan, kahit performance wala po, pero bakit naandun siya? Doon pa lang yung simpleng katanungan, mga kaaldab, napaka daling sagutin na yan, pero yung iba nagbubulag-bulagan pa po eh. Hindi po ba? Ultimo sina Miles, Maha, alam po nila yun kasi doon natumpo ko na eh yung biruan nila na talagang may pinag-uusapan daw po sila. Yung pala si Richard Polkerson na andun sa dressing room. Real talk, mga kaaldab. Yung sinabi ni Mengay na, ano, gusto mo ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya lang po, mga kaaldab, syempre, ako, bilang true-blooded Aldab Nation, sasabihin nila lahat ng sinasabi yan ni Mr. Destiny, wala yang katotohanan, bias yan. Kasi, Aldab yan eh. Kumbaga, dapat hindi nyo na tinatangkilik yan dahil wala namang alam yan. Yun po ba? Yun naman po yung sinasabi nila. Nire-respeto ko naman po yun at ginagalang. Ang dami nga pong komento dito sa mga basher nga po sa channel natin. Eh. Pero normal lang po yan. Di po ba? Masarap man sagutin. Kaya alam, ba't natin sasagutin? Kasi magiging bias nga po tayo.
Pero sa mga ibang website po, pag nagkita-kita kami, alam ko hindi nila ako ilalaro. Talagang bagsak sila. Kaya siguro dito na lang po bumabawi sa channel natin. Dahil kumbaga hinahanap nila yung taong yon. Alam nyo mga kaaldab, sa totoo lang, sa dami po ng mga naglalabasan ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, panalo na po tayo eh. Pero siyempre wala po ako sa posisyon para pilitin, para sabihin, di po ba, na kung ano yung katotohanan. Alam nyo mga kaaldab, sa mga true-blooded Aldab Nation, pag nagbibigay po ako ng update, number one, sumasaya yung mga mamis, mga titas, mga senyor. Kaya po, updated ako pagdating dyan. Ayoko po kasing ma-brainwash po sila. At ayoko rin po na, kumbaga, alam nyo na, na may mga tao po kasing yung hinihikayat po sila na iiwan mo na yung aldab, niloloko ka lang nila mehingay at isoy, wala yung relasyon. Ganyan po yung nakikipagkwentuhan sa akin, lalo na po sa Twitter, sa Instagram. Ano lang, magsalita mga kaaldab, pero sabi ko nga po sa inyo, masaya po tayo. Kahit sabihin na natin na, Mr. Destiny, kumukonti na yung Aldab Nation, ha? Nararamdaman mo ba? Hindi naman po kumukonti. Kumbaga, yung iba lang po talaga, umiiwas na ngayon sa social media. Marami po talaga kasing toxic. Real talk, mga kaaldab, yung tipong titirahin ka nila ng below the belt. Yung tipong masasaktan ka sa bawat sa lingwahe na sasabihin nila. Yung po ba na, kumbaga, matanda ka na, etc. etc. Di po ba? Ayaw din po, alam mo yung mga mamis, hindi naman po totally, maano yan eh, yung nakikipag-away. Kasi alam nilang may edad na po sila. Hindi na sila makakapag-comment pa. Minsan, nagkakamali pa po sila sa mga letrang binibigay nila. Kaya nga po, ako, bilang true-blooded Aldab Nation, pinagtatanggol ko po sila. Kasi alam ko naman po na yung katotohanan, di po ba? Kaya nga po si Nanay Dab, si Tatay Dab, hindi naman po makapag-react sa amin eh. Kahit sinasabi na namin yung si Baby Teo, wala, hindi po kami yan yung pinipigil na kakasuhan namin kayo, mga trouble. Normal lang po, parang sasabihin niya lang sa mga ibang pumupunta, huwag niyo na lang pong pansinin. Alam niyo naman na fake news, yun lang po yung sinasabi nila. At least, hindi tayo tinatakot, hindi tayo sinasabihan ng masasakit na salita. Mga main fanatics lang po yung mga gumagawa noon at mga army. Yan po yung katotohanan. Kaya maging kampante lang po kayo, maging matatag. Dahil alam nyo naman po, pagdating po dito ay kailangan natin maging mahinahon po ba? At samahan pa ng napakaraming pananalig sa Aldab Nation. Real talk kaya mga kaaldab.